Okay, so kanina na nagawa na natin yung ating income statement. And we come up with having an income of 32,600 which we transferred to King PH Capital. Kaya kung mapapansin nyo sa ating T-account, which is representing our ledger, sa King PH Capital, we used to have only 215,000, pero dinagdag natin yung bago nating income, kaya naging 247,600 ang ating capital, which this account will now be moved to our balance sheet. Kaya gagawa tayo ngayon ng balance sheet based on our adjusted trial balance. Let's start. So, lahat ng kukulayan natin na kulay green or ito na lang. Yan. Yan ang part niyan ay mapupunta sa ating balance sheet. Okay, so let's now start. All we have to do is, syempre, dapat alam natin yung mga elements, yung mga account title, kung saan siya nakalagay. Kung yan ba ay asset, kung yan ba ay liability, or yan ba ay under the owner's equity. So, let's start. So, mag-form muna tayo ng header. King PH, ano ba ang title natin kanina? Trading Company. So, this is the title of my company. And now we are creating our balance sheet. Or sa ibang salita, this could also be called as the statement of financial position. Again, all of the titles or account title na makikita nyo dito are permanent, hindi nagbabago, hindi na zero out, nagbabago lang yung value niya, pero all throughout your business existence ay nandoon siya. So this is a balance sheet as of December 31, 2015. Okay, so let's start. Yes. Ma'am, ano, sa tingin ko hindi lang po sa akin, may blurred po yung share screen, tas parang may error. Oh. Nagbe-blurred ang screen ko. How about sa others? Din po, ma'am. Oh, blurred. Malabo po, ma'am. Malabo. Kaya siguro sa internet ko. Pakitutok na dito, ma'am. Mainit na yung aking ano. Let's resume our discussion. Okay, so punta muna tayo sa unang portion, unang section, yung asset. And sabi nga natin, we have two types of assets. No, we have the current assets. So tignan natin, punta tayo sa ating adjusted. So we have the cash. Sige, iano na natin. No, kaya nga maganda kapag gumagawa kayo ng trial balance, you make sure that everything is already enlisted according to its classification. Para hindi na tayo yung halimbawa, inuna mo yung sales doon, tapos dito yung cost of goods sold, tapos 'di ba ang gulo, parang ang hirap-hirap hanapin. So para mas madali siya na makuha, ma-identify, pagsamasamahin mo na, halimbawa, lahat ng current assets, pagsamasamahin mo na. Okay, hanggang dito tayo sa prepaid insurance. So, copy, and then paste. Yan. So, temporarily, ganyan muna yung kulay na mamaya na natin ayusin. Let's get the amount. So, everything is debited. Pero it doesn't matter naman kung naka-debit or credit.
Okay, so prepaid insurance, siguro nakaano to. Naka-link. Ayan. Ah, 20,000. May formula pala. So, this is 20,000. Okay? And then, we have the non-current assets or asset. Assets kasi. Asset. Asset lang. Kasi isa lang naman siya. The property, plant and equipment. So, let's face. How much? 100,000. So this is 100,000. Right? And then, what else? So, no more. So, we get the total of that. Siguro ganito na lang. Baba tayo. And then, auto sum. So, that's 350,600. So, dapat, yung ating, this is the total. So, dapat, yung ating total liabilities plus the owner's equity ay dapat mag-equate ng 350,600. So, let's have the liabilities. Liabilities. What are the liabilities? Okay, so let's find out. We have the accounts payable, salary payable, and earned revenue, and notes payable. So, let's all take it up and put it all in our balance sheet. Then let's have the amount. Everything is credited. Okay, and the notes payable. All right. Okay. Oops. Malamang nakaano to. Earned revenue. Right, so kumpleto na ba siya? 25. Okay, so let's get the summation total total liabilities. Ito, pwede niyong lagyan dito ng total current assets. Pwede yan. Ilagyan niyo na lang ng ganito. Tapos, para mas maganda ang presentation. Pwede yan. Tapos, pwedeng ito na lang, i-ano nyo. Yan, plus this one. Ayan. So, this is the pwede rin dito. Total non-current assets. This, natututo kayo ng mas magandang presentation. And this one. Okay. So, now let's move to our, what's the next section? The owners. Owner, ba yan? Owner's equity. Okay, so we have the King PH Capital, which is how much? Na natin. So, dito natin titignan sa adjusted natin, no? Kasi nakuha na natin yung ano eh.
So this one, 247,600. Right? So the total, total owner's equity is, bakit hindi ko mapindot yung aking key? 247,600. Now, what we do is we get the total liabilities. So, dito na tayo dun sa pinaka formula ng accounting. Total liabilities and owner's equity. Sabi natin that asset is always equal to liabilities plus owner's equity. So, dapat mag-i-equate siya. Para mas maganda ang presentation. So, equal kaya siya? Alright. So, it's also 350,600. The double rule, huwag niyong kakalimutan ang double rule, double line. Alright? So, tapos na tayo sa ating balance sheet. Any question? Yan. So, balance. Balance tayo. Any question? We're done with our financial statements. Tapos tayo sa income statement and our balance sheet. Okay, so i-ano lang natin. Yan, para medyo malaki. Okay. So may mga tanong ba? Gawin natin black lahat para... Any question? Income statement lang po. Zero. Again, what's your question? Sino nagtatanong? Ako po. Jose? Yung income statement lang po ba yung isi-zero out ko? Oo. Yun lang ang isi-zero out nyo. Ito lang ang isasara natin. Kaya nga meron tayong closing entries. Dahil ito, lahat ng accounts na yan ay isasara nyo. So, pag nag-open na kayo ng panibagong accounting period. So, itong magiging bagong, ano nyo, bagong e-account nyo, ayan yung bago niyang magiging, halimbawa, kunwari, ito yung e-account. So, yan yung e-account ni Cash. Kunwari, Cash. So, meron kayong panibago na January 1, ang iyong initial cash is 90,000. So, ganyan na siya. Ganyan yung itsura niya. Which is magiging starting balance nyo for the next year, for this time for December, for January 1, 2016. So, ganyan siya. So, meron na kayong starting balance. So, may starting balance kayo ng accounts receivable, may starting balance kayo ng interest receivable, and so on and so forth. So, yan yung naka-open ngayon doon sa inyong mga ledger. Tapos, pag may mga bagong transaction, dadagdagan nyo na lang yan ang dadagdagan. Okay? Ganun lang. Na gets? Jose, nasagot ko ba ang iyong tanong? Jose? Okay. So, ito mananatili ito, no? At ito yung mga i-open natin for the next accounting period.